Natatandaan nyo ba to? Resident Evil 3 Nemesis, pare. Yung OG, ha? Nako, eto na. Eto yung naging trigger, pare, kung bakit hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon, takot ako sa mga horror games tsaka sa movies. Gago ka, Nemesis. Paano man naman, sa lahat ng zombie, eto yung putang inang tumatakbo, no? Eto yung pinakaugat ng trauma ko sa mundo. Hindi ako nahilig at mahilig sa horror at jumpscares dahil dito sa laro na to, pare. At ikwento ko ng bahagya kung bakit, no? Doon pa lang sa simulang prompt na this game contains scenes of explicit violence and gore, yun lang ang palugid ko para tumakbo palayo ng TV at magtakip ng tenga, pare. Kasi after nun, lalabas na yung intro ng Resident Evil 3 kung saan ipapakita na yung kakilakilabot na mukha ni Nemesis na may tugtog na nakakatakot tapos may mga galamay pa na hindi mo maintindihan. Eh, noong mga panahon na yun, ang mahilig kasi maglaro nun, kapatid ko, pare, hindi ako, takot ako eh. Bad trip pa yun kasi pag alam niyang gabi na at nasa bahay ako, tangina pag maglalaro siya, lalakasan niya, itotodo niya yung volume. Gago eh, no? Hindi ko makakalimutan na ilang beses ako tumakbo sa nanay ko na umiiyak kasi yung kapatid ko ayaw hinaan yung TV talaga, lakas mang asar. Mga panganay talaga, no? Intro pa lang yon ng main menu, wala pa tayo sa mismong intro ng game. Natatandaan nyo kung paano nagsimula yung game? Isang malaking sasabog, magbabarrel roll si Jill, tas yun na, putang ina, bakbaka na agad. Ni walang tutorial para bumaril, walang tutorial paano maglakad, magdodge, kung paano yung tank controls, wala pare. Makikita mo lang yung manual o yung note kung paano laruin yung laro kapag napindot mo na yung circle, no? At mataas yung chance na napindot mo yung circle kasi nagpanic ka na o kaya nakagat ka na ng zombie katabi ni Jill. All the high, pare, no? Isipin mo magmula nung intro ng main menu hanggang intro ng game, kabado ka naglalaro. At hindi pa yun doon natapos, no? Italo na natin dito sa unang pagkikita nyo ni Nemesis, pare. Diyos ko po. Pagkatapos yung tuhugin si Brad sa mukha, biglang titibok ng puti yung screen mo, babagal ang mundo at meron kang dalawang pagpipilian sa maikling panahon kung anong gagawin mo. Fight or flight, pare. Yan yung isa sa mga hindi ko talaga malilimutan sa game na to. Scariest gaming moment ko yung encounter na yan. Hanggang ngayon, boy, dala ko yung trauma eh. At marami ang beses nangyari dito sa game na to, no, na sadly hindi nila inadapt yan sa RE3 remake. Hindi ko alam kung bakit, pero pag-usapan natin yun sa ibang video kasi may mga nakahandang bara din ako dun eh. Kasabay ng takot at trauma na binigay sa akin ng original Resident Evil 3, ito din yung naging dahilan kung ba't nahilig ako hindi sa horror, sa zombie games, pare. At sinuyod ko rin tong series na to. Kaya marami pa tayong pag-uusapan, pare. Ano ba? Iningal ako ah.